Iba talaga ang sarap ng pansit batilpatong ng Tuguegara Bueno. Sa sarap ng pansit na ito ay maging sa Etiaga Isabela ay tinatangkilik ito. Kaya nga nang nakapasyal kami dito ay hindi namin pinalagpas na tikman itong nagte-trending na pansit batilpatong na nakakaubos ng 70 kilos sa isang araw. Sa pagpapatuloy ng pagganap natin ng masasarap na pansitan dito sa Isabela, susubukan naman natin itong bagong-bago pero pinipilahan na pansitan dito sa Barangay San Fabian, Etiaga Isabela. Bagong-bago pa nga lang ang pansitan na ito pero pinipilahan na sila. Hindi dahil sa dami ng toppings na nilalagay nila, kundi dahil sa lasa ng kanilang pansit batilpatong. Tulad ng mga pansit batilpatong sa Tuguegara ay meron din itong karabeef, mga gulay tulad ng carrots, toge at repolyo. At ang noodles na ginagamit nila dito ay galing pa mismo sa Tuguegara. At dahil batilpatong nga ito ay meron din itong atay at nakapatong na itlog. At syempre hindi rin mawawala yung kanilang mainit-init na sabaw na binatilan ng itlog. Dito nga lang yan matatagpuan sa Barangay San Fabian, Etiaga Isabela. Malapit lang ito sa Isabela State University, harap ng Landbank. Ito ang tinatawag nilang Rios Pansiteria. Tara Bieros, samahan nyo kaming tikman itong kanilang masarap na pansit batilpatong. February ngayon taon pa lang silang nagsisimula pero nakakaubos na sila ng miki ng pansit batilpatong ng 40 to 70 kilos sa isang araw. Kaya nga daw sila binabalik-balikan ay dahil una sa ambiance ng kanilang kainan. May mga kubo sila dito na napaka-presko at komportableng kainan. Pangalawa ay dahil anli-sibuyas at anli-sabaw nga sila dito. At ang kagandahan nga nito ay dati nang nahiwa ang sibuyas nila. Pangatlo ay dahil sa lasa ng kanilang pansit batilpatong. At alam nyo ba na ang nagluluto sa kanilang pansitan ay tubong Tuguegara at nanalo pa siya sa Philippine Top Choice Award Batilpatong Regional Category Award. Although sa ibang pansitan niya ito nakamit, pero yung way ng pagluluto niya noon ay ginagawa pa rin niya ngayon. Wala nang ang patumpik-tumpik pa, sinubukan namin itong kanilang balor 120 pesos at balor 150 pesos. Hindi to overloaded sa toppings tulad ng mga nasa Tuguegara, pero magpo-focus tayo sa kanyang lasa. Alright, Beros, ito yung kanilang loaded na pansit batilpatong at syempre titikman natin to nang walang sibuyas at saka kalamansi. Mamaya lalagyan natin pagkatapos natin matikman. Grabe no. Uy grabe, kahit wala ng toyo yung kanilang pansit batilpatong. Goods na. At siyempre lalagyan natin ng sibuyas. Alam niyo naman mahilaw si sibuyas. So, alam niyo ba, yung sibuyas nila dito ay anli din pala. Tapos di nyo na kailangan mag-effort na maghiwa ng sibuyas. Di tulad ng mga nasa Tuguegara, kailangan mo pang maghiwa. Dito nakahiwa na at unlimited yung kanilang sibuyas. Isa din kasi sa nagpapasarap yung paglagay ng kalamansi. Bago natin tikman itong kanilang pansit batilpatong with sibuyas at kalamansi, tikman muna natin itong kanilang sabaw. Yan o. Pagdating naman sa lasa ng kanilang pansit batilpatong ay worth it itong puntahan. Lalong-lalo na kung malayo kayo masyado sa Tuguegara at nagkikrave kayo ng pansit batilpatong. Medyo malamig na nga nung naiserve sa amin itong pansit pero mas masarap sana kung mainit-init ito. May pagkamatamis ito ng konti pero siguro ito yung version nila ng kanilang pansit batilpatong. Pero syempre dahil masarap nga itong version nila ng pansit batilpatong ay naubos pa rin namin ito. Bukas itong Rios Pansiteria araw-araw mula 8 a.m. to 9 p.m. Paano ba yan, Beros? Hanggang sa susunod the food destination natin. Maraming salamat sa inyong panonood.